Okay, good afternoon everyone. It's November 2. Actually, this is a special day for me kasi it's my birthday today. Yon, it's November 2, it's 1 o'clock. So, this is my 7th entry for my gratitude challenge sa sarili ko. So, ito yung entry ko for today. So, actually, a lot of things to be grateful for talaga every day. Sabi ko nga kayong ko lang na-realize, though life this past few months are a bit challenging. Pero every time na iisipin ko, ang daming bagay pala talaga na pwede kong ipagpasalamat. Number one, I'm healthy. Walang may sakit sa pamilya ko. Ang layo namin sa tamaan sa mga disaster. Though of course, minsan ayaw na rin mag-post ng mga ano kasi ang daming mga tao na hindi okay. Kami kahit hindi okay, compare dun sa mga tao na hindi okay, mas okay na kami. So for today, I want to thank one special person in my life. And yun ang aking Mama Dear. Mama Dear. Oh, say hello. Hello. Yan. Actually, ano, yun ang mukha ng Alzheimer. Meron siyang Alzheimer and I don't know if she can still remember me. Kilala mo ko pa? Na? Kilala mo ko pa? Birthday ko ngayon eh. Ay, mo ko i-greet. Happy birthday ka ako. Hindi mo ako i-greet. Birthday ko ngayon. Noon, pinagluluto mo pa ako ng pansit. Ngayon, ano? So, yan. My mom is 82 years old. Actually, nagka-Alzheimer siya. She stayed in the United States for more than 10 years. So, 10 years ko siyang hindi nakasama at hindi nakita. And then, when my father passed away 2 years ago, we decided na pauwiin na lang siya dito. Because nga, wala rin magbabantay sa kanya doon. Because yung mga sister ko, they have their own obligations. And also, medyo mahirap na para sa kanya. So, nag-usap-usap kami na yun nga. Though it's a bit challenging kasi hindi na siya nakakatayo. So every day, binubuhat na lang siya nung panganay ko just to send her sa toilet para linisin namin. Nung una, mahirap. It was difficult to accept na ganito na yung mother ko. Kasi lalo na yung mga nakakakilala sa amin. My mom is a jolly person. Napaka masayahin. Napaka maingay. But then all of a sudden, biglang, yun nga, nanahimik. Ganun pala yung feeling. Ayaw kong umiyak because sabi ko nga, it's my birthday today and I am grateful for all the blessings that I receive in my life mula pa nung maliit ako. Sabi ko nga, siguro meron talagang purpose si God sa akin. Kasi imagine, I am the youngest in the family. Kwento ng mga kamag-anak namin. When my mom was still pregnant sa akin because nga cesarean siya sa lahat ng kapatid ko. So ako yung pinaka-youngest. So she's deciding na wag na lang akong ituloy. Papa-abort na lang daw ako. But then, hindi na tuloy. Kahit ano na yung mga ininom niyang mga gamot, hindi na tuloy. But then, nung lumabas ako, yung mata ko cross eyes. But then may uncle ako or may tito ako na parang hindi naman siya albularyo pero he knows how to do the ano, yung technique para maalis yung pagkaduling ko. And wala na rin siya, he also passed away. So later on, na-realize ko, there's a reason talaga bakit hindi natuloy yung pag-abort sa akin. Kung hindi, walang magbabantay sa babaeng maganda na to. Oh, paano na lang siya kung wala ako? So,
I am grateful naman because I am able to do these things na kaya ko pa siyang alagaan kahit papano. Though for the past 10 years, hindi ko siya kasama. Ang hirap, of course. Naisip ko siya. Naisip ko papano. Kasi ang hirap, for example, nung mawala yung father ko, that's the main reason bakit sabi ko, sige, kahit mahirap, ipauwi na siya. Because sometimes when your loved ones pass away, ang dami mo pang gustong ikwento, ang dami mo pang gustong sabihin, ang dami mo pang gustong i-share. Pero it's too late. So sa kanya, ayokong mangyari yung ganon. So kahit mahirap ang situation right now, every time I see her, parang sabi ko, lumalakas yung loob ko because of her. So siya yung grateful ako for today because kung hindi sa kanya, kung hindi niya ako inalagaan ng maayos, siguro I was not able to take care of these three kids then. I was not able to share these words sa inyo na yun nga. Spend your time to your loved ones. Siguro yung pandemic na to, it's an eye-opener sa ating lahat because nga, we are too busy with everything. We are too busy with our personal chores, with our personal matters. And sometimes we forgot na may mga tao palang nagmamahal sa atin na they need their time. Doon ako napaka-thankful ko sa husband ko because mula nung magsama kami, as in yung time niya talagang hindi niya inaalis sa amin. Pagdating sa time niya, wala akong reklamo. He's always there for us. So, for today, my 7th day of my gratitude challenge for myself. So, ito yung talagang thankful ako. So once again, just a bit of reminder, love your loved ones habang nandito pa sila, habang nakakausap nyo pa, habang merong pang time because we don't know what will happen next. Kasi totoo yun, kapag ginusto ni God, kahit isang iglap lang, as in, mawawala at mawawala. Pero kapag ginusto niya, na ibalik lahat yon ng sobra-sobra pa, ibabalik at ibabalik na niya yon. Ako, I'm trying to manifest things. Kaya sabi ko nga, every morning or every day, I'm trying my best to look at the positive side, to look at all the things na dapat kong ipagpasalamat. And I realize, ang dami pala. So that's it for today. This is my 7th entry for my gratitude challenge. So enjoy your day. Pray for those people na wala na maalam na sa atin. And also love your loved ones. God bless and enjoy your day.